Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ang pangalawa, ngunit nakita ng Diyos ang pagkakulang ng kaniyang bayan. Kaya't sinabi niya, "Darating ang araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda, hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno. Nang akayin ko sila mula sa Ehipto, hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayan ng Israel pagdating ng mga araw na iyon. Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos, at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Hindi na kakailanganing ituro ni numan sa kanyang kababayan o sasabihin sa kanyang kapatid, 'Kilalanin mo ang Panginoon,' sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madalas natin mapakinggan na ang Bible ay may dalawang bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. The Old Testament and the New Testament. Nasa lumang tipan na ang plano ng Diyos ay gagawa ng bagong tipan. Andoon na yan sa lumang tipan. Sinabi ito ni Propeta Jeremias na mga 600 years bago dumating si Jesus. Mas dakila ang paglilingkod ni Jesus kaysa mga dakilang pare noon, kasi tagapamagitan siya ng bagong tipan na higit na mabuti kaysa dating tipan. Ang dating tipan ay ginawa ng Diyos at ng bayan ng Israel doon sa bundok ng Sinai, paglabas nila sa Ehipto. Ito ay nakasulat sa bato at pinatotohanan ng mga dugo ng mga hayop. Ang laman ng tipan na ito ay ang bayan ng Israel ay maging bayan ng Diyos at si Yahweh ay maging Diyos nila. Aalagaan ng Diyos ang bayan ng Israel at susunod naman ang mga tao sa batas ng Diyos na ibinigay niya sa pamamagitan ni Moises. Sa kasawi ang palad, hindi naging tapat ang bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel sa kasunduan ito. Hindi sila sumunod sa batas ni Moises, kahit na pinaalalahanan pa sila ng mga propeta. Iba ang bagong tipan. Ito'y hindi nakasulat sa bato, kundi sa puso ng mga tao. Sabi ng Diyos, "Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso."
Ganun pa rin ang laman ng tipan. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Ang tipan na ito'y pinatotohanan ng dugo ni Jesus na siyang paring bago ng bagong tipan. Kasama ng tipang ito ay ang kapatawaran ng kasalanan. Ang Espiritu Santo ay gagabay sa mga tao sa tipan na ito, kaya makikilala ng mga tao ang Diyos. Nang dumating si Jesus, hindi niya tinanggal ang utos ni Moises, ngunit ginawa niya itong ganap. Kaya nung tinanong si Jesus kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang sagot niya ay sundin mo ang mga utos ni Moises. Pinaging ganap ni Jesus ang mga batas na ito sa pagbibigay ng mas malalim na paliwanag tungkol dito at sa pag-aalay ng kanyang sarili upang tayo mapatawad at makapagsimula uling mabuhay bilang bayan ng Diyos. Tayo ay nabibilang na sa panahon ng bagong tipan. Si Jesus na ang tagapamagitan natin. Binigay na niya ang kanyang espiritu upang gabayan tayo sa katotohanan na dala niya. Pinatawad na niya ang ating mga kasalanan. Mas malalim na ang ating pag-unawa tungkol sa kalooban ng Diyos. Talagang mapalad tayo. Sana mas tapat nating isabuhay ang ating bahagi sa kasunduan natin sa Diyos. Ang batas natin ay ang batas ng pag-ibig, kaya ito'y nakaukit sa ating puso. Ito ang magpapabanal sa atin, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, ayon sa katuruan ni Jesus. Now, to whom much is given, much is expected. Dahil sa mas maraming biyayang ibinigay sa atin, sana mas maging tapat tayo sa ating pagsunod kay Kristo. Salamat o Diyos sa bagong tipan na ibinigay ninyo sa amin. Inihiling po namin na mapahalagahan sana namin ang benepisyong ito at tunay naming maisabuhay ang batas ng pag-ibig na siyang bagong batas ng bagong tipan. Po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.